What's up? Welcome back again into my another video, no? So, medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-update sa ating video dahil nga medyo napabisi tayo, no? But in this video today, ay mayroon lang akong i-update sa inyo. And this is about my new plans here in Canada, no? So, kasi nga, I'm planning to quit my job, no? And then, try ng ibang career level. So, ngayon, ay bibigyan ko kayo ng tips and ideas about sa aking plans, no? Kung paano po kayo maging qualified class 1 truck driver dito sa Manitoba, Canada, no? So, disclaimer lang, ang i-share ko sa inyong video, guys, is based on my experience and based sa mga proseso na ginawa ko, no? Kung paano ako nag-apply ng Manitoba class 1 driver, no, with free tuition fee under by the Manitoba government, no. So sa mga katawid ay libre nga po yung tuition ko at sagot niya ng government ng Manitoba. And here's the process, pag-uusapan po natin yun ngayon sa video nito, kung paano mag-apply and then kung paano maging qualified at yung mga documents or requirements na inyong dapat i-provide, no, para kayo maging qualified sa ganitong proseso na ma-qualify sa government fund. So ayun, no. All right. So ayun nga, unang-una, no, pag-uusapan muna natin is yung paano nga ba mag-apply ng Manitoba class 1, no, na libre yung tuition fee, no. So kung tatanungin niyo, bakit, magkano nga ba yung tuition fee diyan ng pagiging class 1 driver, no? So truck driver lang naman 'yan. At bakit kailangan may mga ganito pang procedure, no? Or scholarship. So para sa kaalaman ninyo, guys, no, mga kalahi, kung nasaan man kayong dako ng Canada or ng Pilipinas at kung sakali makarating kayo dito sa Manitoba, one of those day, no, ay itong video nito ay makakatulong sa inyo ng malaki para mag-apply or para kung gusto niyo mag-apply ng class 1 driver dito sa Canada is makapalutan niyo ito ng aral, no. So nasa 10,000 Canadian dollars lang naman, guys, yung tuition fee dito, no, sa pagiging truck driver, no, sa Canada, kasi nga kaya ginagawa ni Canada to support the transportation industry dahil nga kulang na kulang sila dito sa truck driver, no. So kung tatanungin naman ninyo bakit ako nag-switch ng ganung career level, no? So yun nga, gagawa ako ng another video para dyan sa question na yan. And then i-explain ko sa inyo kung bakit ako nag-decide para mag class 1 truck driver dito sa Canada, no? Especially dito sa Manitoba, Canada. So yun, ngayon ay i-guide ko muna kayo kung paano kayo ma-qualified sa ganitong career level, no? So yun nga, para maging class 1 truck driver kayo dito sa Canada is kailangan munang maging full license kayo, no, ng Canada. So that means kayo ay Manitoba class 5 holder na, no? And dapat full license na kayo, no? So sa mga baguhan, like halimbawa first time yung maging driver, kailangan mo na mag-took ng class 5 driver's license, no, para maging qualified ka sa pag-take ng class 1 truck driver, no, license. So yun, kung first time mo is kukuha ka muna ng class 5 hanggang sa ma-full license ka, and then saka pwede mag-apply nito, no. And then so kung dati ka naman driver sa Pilipinas, like let's say driver ka sa Pilipinas, more than 3 years experience mo na, and then lilipat ka ng Canada or dito ka sa Canada, ay pwede ka na mag-take ng ganitong class 1, no? Dahil full license ka na nga after mo maipasa yung road test, no? So yun, paano nga ba mag-apply, no? At magkano nga ba ang tuition fee sa pagka class 1 truck driver? So ang tuition fee, guys, is 9,000, no? Plus 1,000 advance payment sa school. So matotal, nasa 10,000 din siya, no? So malaki-laki yun, no? Hindi mo kikita yung basta-basta yun dito sa Canada. So ganyan ka
laki yung tuition fee nila dito, no. Kung kukumpute natin in Philippine money, nasa 390,000 pesos yan, no. So napakalaki ng pera kung tutusin. Kaya kailangan mo talagang mag-apply ng government funding. So kung tatanungin ninyo, aside ba sa government funding, mayroon pa bang ibang way, no? Kung sakaling hindi man ma-approve sa government fund, may iba pa bang way para maging qualified as class 1 truck driver? Of course, meron pa. Ito po yung mag-apply ka ng government grant, no? Manitoba educational government grant, no? Sa online, no? So i-evaluate nila kayo doon kung qualified nga kayong mag-apply noon. Isa pa yun sa pangalawang option kung sakaling hindi kayo ma-approve for government funding, no? So ang tatlong option is, ang pangatlong option is yung tinatawag na isa-shoulder mo yung tuition fee mo, no? Para lang makapag-aral ka ng class 1 truck driver, no? So yun, medyo malamig. So yun, kung tatanungin nyo kung gaano ba katagal para aralin yung pagiging class 1 truck driver, no? So ito guys ay tatagal ng 6 weeks. So ganyan lang katagal yung iti-training nyo pag sa pagiging class 1 truck driver, no? And then after nito ay magkakaroon ka agad kayo ng trabaho, no, as truck driver. So isa itong magandang opportunity para sa mga nangangarap natin mga kababayan, mga kalahi dyan na gusto mag-truck driver dito sa Canada, no? So narito yung steps guys kung paano mag-apply, no? So if you are already class 5 full license, no, holder, so pwede po kayo mag-visit sa, kung dito kayo sa Manitoba, mayroon po silang office din sa Portage, no? So ililink ko sa description box ng video to yung address nila sa Portage, no? And then of course yung dito sa Nipawa ay dito nga sa Westlake, no? And meron din sila sa Brandon, no, dyan sa may McGregor. You can check also the address dito sa video. Yan, kung makikita ninyo, yan. Nandiyan yung address sa picture kung makikita ninyo. So, dyan po kayo mag-visit, no? So, sa mga Nipawa naman, dito sa Westlake, no? So, pupunta kayo ng Westlake. Yun nga, pupunta kayo doon. Mag-fill up kayo ng form about sa mga detailed information ninyo, no? And then, of course, ilalagay ninyo yun sa description. Yan, tulad ng mga pinilapan kong yan. Yan po yung mga form na fill upan nyo. So you may kindly read it and then gayahin lamang po ninyo. So ayan, so ito yung next page. Ayan. And then ayan ulit yung next page. Ayan, so mga ganyan lamang na information yung ilalagay ninyo diyan guys, no. And then ayan, so ang purpose ng pictures na yan is para magkaroon kayo ng idea kung ano mga paglalagay yung information sa pipila pa ninyo. Okay? So yun, kung and after nyan, after nyo mag-fill up nyan, syempre, i-submit nyo yan sa Westlake office, no? And then, ipo-forward ito ng taga Westlake, no? Sa Workforce Training Center, doon nga sa may Brando, no? Sa government office ng Manitoba, na kung saan, ay, doon nila ipaprocess yung approval ng funding ninyo, no? So, tatagal lamang po yan, guys, ng 2 to 3 days, no? Para i-approve nila yung application nino, and then pag na-approve kayo ay i-set nila kayo ng schedule for interview para pag-uusapan ninyo yung next process, no. So sunod na process niyan is pag na-approve kayo is tatawagan kayo ng taga government, no, ng consultant at interviewin kayo bakit niyo kailangan maging truck driver, bakit nagustuhan ninyo, anong naka-inspire sa iyo at anong naka-motivate sa iyo, no. So, kung saan ninyo nalaman about sa program, so mga ganun, no? So, after sa next process na yan is, ay, hihingian nila kayo ng, tawag dito, mga documents, no? At ito nga yung mga documents na, like, abstract, no? Ano pa nga ba ito? Police clearance to find out kung kayo may mga criminal records na na-commit dito sa Canada, no? Truck, police clearance, and then medical, no? And of course, class 1. Importante yan. So, anyways, to give you an informations, no? Enough information, bago ka nga pala kailangan mag-apply nito is dapat ay class 1 holder ka na, no? So, kailangan mo ipasa yung class 1 and air brake, no? Endorse, no? So, meaning to say, bago ka mag-apply nito sa Westlake, is dapat
mayroon ka ng class 1, no? Naipasa mo yung class 1 training test or exam, and then yung air brake endorsed exam, no? Sa Manitoba online din, no? So, ang link ng reviewer is ililink ko dito sa description box ng video para doon po kayo mag-review, no? So, ang bayad niyan is $10 each module lang naman. So, kayang-kaya niyo yan. So, open siya kahit ilang beses niyong i-take as long as na may pambayad kayo. So, ganun. So, yan guys. Ang pangatlong proseso is after kayong mahingian ng mga requirements nitong taga-government or ng consultant, no? Ang next procedure niyan is yung halimbawa, nakapag-submit na kayo ng class 1 license and then abstract, police clearance, medical. So, i-reschedule niya ulit kayo. At pag nasabit niyo na yan, i-reschedule niya ulit kayo for another interview. And then, bibigyan niya kayo ng approval letter, no? Na magpo-proof sa inyo na kayo ngang na-approve na ng government at you are qualified to 6 weeks training, no? So, of course, bago kayo mag-proceed sa ganyan, syempre, at tatawagan nyo yung... So, yun. Oo nga pala, no? Sa pag-fill up pala ng form dito sa Westlake, so, kailangan nyo tawagan yung school, no? And then, itatanong nyo. So, tatawagan ninyo. Bibigyan naman kayo ng mga accredited school training, no? Na accredited school, no? Na pwede nyo tawagan. At kung saan nyo gustong pumasok na training school na accredited ng government, no? For tuition funding. So, tatawagan nyo ito isa-isa kung saan malapit sa inyo at doon kayo mag-training. So, mag-i-inquire kayo about kung kailan yung schedule, magkano yung tuition fee, kung ang ilang oras ang tinatagal ng training in 1 week. So, ganun yung mga itatanong ninyo, no? At yung success rate, of course, ng school. Ibig sabihin, kung gaano ba ka bilis ang pasok ng trabaho ng mga estudyanteng pasok ng mga estudyanteng nakakapasa sa kanila after training, no? So, yan yung mga tatanong ninyo. So, para pag tinanong kayo ng taga-government, ay kasabihin nyo na nakausap ninyo, ito yung mga napag-usapan ninyo, no? So, after nyan, pag nakagawa na kayo yan, ay sisendan kayo ng letter of approval nitong taga-government or ng consultant na kayo ngay approved for training and then for funding. So, next procedure nyan is isisend, maghahanap kayo ng isang employer, no? Ng tracking company na pwede ninyong hingian ng tawag dito, pwede ninyong hingian ng conditional letter of employment, no? Ibig sabihin, hingi kayo ng letter of intent sa kanila or employment letter na ipapasa ninyo dito sa government na to, sa consultant ninyo, sa office nila, na kayo ngay may nakita ng ganito na willing mag-hire sa inyo after ng training ninyo at ma-obtain ninyo yung training certificate ninyo, no? So, in that way ay ipoproceed na ang inyong application process para sa government funding, no? So, pag nakahingi kayo niyan from the company na willing mag-hire sa inyo, no? So, i-grant na kayo ng taga-government na kayo ay qualified for funding. And then, ay isasend din niyo itong approval letter na to sa school, no? Doon sa school na napili ninyo para ay process na ng school yung papers ninyo, no? And then magbabayad kayo ng 1,000, no? So after nyo makapagbayad, and so pag nakakuha na pala kayo ng letter of intent or conditional letter of employment, no? Isasend ninyo ito sa consultant, no? Case holder ninyo about sa or doon sa workforce training office, no? Yung nakuha rin yung conditional offer, no, sa company. So, pag na-receive niyo yan, ay pag na-email niyo na yan sa kanila, ay email din niyo ito sa school na papasukan niyo, no? And then after niyan, pwede na kayo magbayad ng $1,000, no, sa school na papasukan niyo. So, pero yung 1,000 din guys ay ibabalik yan ng government sa inyo, no, pag kayo ay naka-graduate na sa pag-aral ng 6 weeks training, no. So, after nyan, syempre, kung nakapagsend na kayo ng ganyan and then okay na, no, nakapagbayad na kayo, bibigyan kayo ng copy ng invoice ng school and then pagkatapos ng invoice is mag-email ulit itong si government consultant sa inyo, yung taga-workforce training, no, about sa a letter of agreement, no, na inyong pipirmahan and then
Pipirma kayo doon. So nakasad sa agreement na dapat tapusin mo itong school, training mo. So hindi mo dapat i-breach yung contract. Para itong contract eh, yung agreement. So dapat tatapusin mo yung training mo and then yung pag-aaral mo, no? In 6 weeks, no? Dahil kung hindi, itong 9 or 10,000 ito guys, ay babayaran mo to, no? Pero pag natapos mo siya, ito ay libre lamang, no? So yun. So pag natapos mo, kailangan may isasubmit ka sa kanilang completion of certificate, no? Para proof na nakatapos ka at nakagraduate ka, para hindi ka magbayad sa tuition na nilaan nila sa'yo, no? And then after that, kailangan ay makapasok ka sa trabaho, no? Doon sa hiningayan mo ng letter or either sa ibang company na gusto mong pasukan, no? So yun guys, after that, ay tuloy-tuloy na, no? Isa ka ng class 1 truck driver, nakapag-train ka na, and then qualified ka na. So tuloy-tuloy na yung career mo niya, no? And then, pag naka 2 years experience ka, malaya ka na makapag-apply, no? From Canada or ibang provinces ng Canada, kahit saan dito sa Canada, at iba pa nga ay from borders to borders, no? So nasa iyo na yun, pag full experience ka na, pwede ka na mag-apply sa mga pangmalakasang kumpanya, no? Ang biyay is US, Canada, no? Which is, nag-range lang naman yung sahod nila from 6,000 to 7,000 monthly. So imagine guys, kung gaano kalaki yung sahod ng truck driver dito sa Canada, no? So kaya, ganun na lamang, kataas yung tuition fee na hinihingi nila sa mga gusto mag-aral, no? So yun, I hope nakatulong sa inyo itong video to. So medyo malamig na dito at it's time for me to go home. So I hope guys ay makatulong sa inyo itong video ginawa ko, no? So, siguro sa mga supporters natin dyan ay tuloy-tuloy lang sa pangarap, no? And then sa mga susunod na video ay malamang yung makikita nyo mga vlog ko is about trucking na, no? About trucking or pero tuloy-tuloy pa rin mag-update ng mga inspirational video sa ating mga kababayan, no? Para sa mga kababayan, no? Paano makapag-apply dito sa Canada, no? Kaya tuloy-tuloy lang guys, panonood. So maraming salamat sa panonood guys, no? And thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye, mabuhay tayong mga Pilipino. See you in my next vlog.